i-add to cart mo na ang swerte. www.pakbettv.com. Ang kwarto ay isa sa pinakamahalagang aspeto sa bahay pagdating sa konsepto ng feng shui. Mahalaga ito dahil dito namamahinga ang mga tao. At alam natin kung gaano kaimportante ang pagpapahinga at pagtulog. Ngunit hindi lahat ng mga tao ay may kakayahang ayusin ito dahil sa isang kadahilanan. Maliit ang kanilang bahay at ang kwarto. Ito ay ang madalas na problema ng mga iilan sa atin, mga kapakbet. Ngunit hindi ito natatapos dito dahil may mga paraan upang maging maswerte rin ang kwarto mo. Tandaan din na nirerepresenta ng kwarto ang sarili mo. Kaya naman ang mga bagay na ginagawa mo sa kwarto ay may epekto sa iyo. Ang susi para maging maswerte ang mga may maliit na kwarto, kapakbet, ay kung paano ito magmukhang malaki. Napakadali lamang ng mga feng shui hacks na ito. Kahit simpleng bahay lang ay kayang-kaya ito. Makinig ka ng mabuti dahil sasabihin ko na sa inyo ang mga pwede niyong gawin sa isang maliit na kwarto. Una, maglinis ng kwarto. Ugaliin ang paglilinis lalo na kung maliit o katamtaman ang sukat ng kwarto dahil mainam at epektibo ito. Magmumukha kasing masikip ang isang lugar kapag maraming nakakalat. Tanggalin ang mga dapat wala sa kwarto. Itapon ang mga dapat itapon na gamit o basura. Tandaan, mga kapakbet, na ang dumi ay kakambal ng malas. Huwag ding kalimutang linisin ang ilalim ng kama. Hinaharangan kasi ng mga dumi na ito ang daloy ng enerhiya sa loob ng kwarto. Sa tuwing nililinis mo ang iyong kwarto, kapakbet, sumisigla rin ito. Pangalawa, gumawa ng good vibes. Sa paggawa ng good vibes sa iyong kwarto, kapakbet, ang susi rito ay ang mga crystals. Nakakatulong ang mga crystals na ito para magbigay ng masiglang enerhiya sa loob. Hindi lang isang masiglang enerhiya, kundi nakaka-relax at mapayapa. Pwede kang maglagay ng crystals na naghihilom at nagbibigay ng positibong enerhiya. Kung hindi mo naman gusto ang paglalagay ng mga crystals, pwede kang maglagay ng Himalayan salt lamp. Mabisa rin ito upang linisin ang negatibong enerhiya na nasa kwarto ninyo. Nakakatulong din ito upang matulog kayo ng mahimbing. I-check sa Shopee ang Pakbet TV o hindi naman kaya ay i-search sa browser ang www.pakbettv.com at huwag kalimutang i-add to cart ang Himalayan salt lamp. Pangatlo, gumamit ng natural na ilaw. Ang ilaw ay nagbibigay liwanag sa buhay ng isang tao. Gayun din sa kwarto mo. Mahalaga ang ilaw para magmukhang malaki ang isang kwarto. Pinapayo na sa tuwing umaga, buksan agad ang bintana para pumasok ang ilaw sa loob. Bukod pa rito, maaari ka ring maglagay ng mga lampara sa loob o mga pampailaw para mailawan ng buo ang kwarto. Pang-apat, gumamit ng mga friendly colors sa kwarto. Kada taon, mga kapakbet, mayroon tayong nilalabas na lucky colors for bedroom. Pwede nyo ring i-check ang kulay para sa taon ng 2022, lalo na kung maliit lamang ang kwarto mo. Sa paggamit ng tamang kulay, magmumukhang malaki ang maliit mong kwarto. Maaari kang gumamit ng mga light colors para hindi mabigat sa pakiramdam at magmukhang malawak ang sukat nito. Maaari ka rin gumamit ng kulay ayon sa damdamin mo. Panglima, ayusin ang posisyon ng kama. Kung maliit ang kwarto mo, huwag na huwag kang gagamit ng isang malaking kama. Sasakupin lamang nito ang natitirang espasyo sa loob. Bagkus, gumamit ka ng kama na sakto lamang ang sukat. May tamang gabay kung paano ba talaga dapat nakapwesto ang kama mo sa loob ng kwarto. Pero ang dapat niyong tandaan, kapakbet, huwag itapat ang kama sa pintuan at sa bintana. Kung wala ka namang kama sa loob ng kwarto, ayos pa rin ito, mga kapakbet. Pang-anim, maglagay ng salamin sa kwarto. Ang paglalagay ng salamin sa kwarto, mga kapakbet, ay pinagbabawal sa feng shui dahil maaaring maapektuhan nito ang pagtulog mo. Isa rin ito sa malas na kagamitan sa loob ng kwarto. Ngunit kung maliit ang kwarto mo, isa ito sa pinakamagandang gawin.
Ang dapat mo lamang tandaan, huwag itapat ang salamin sa higaan. Bawal na bawal ito sapagkat malas ang ganitong kinagawian. Kung hindi ka komportable na may salamin sa kwarto, takpan ito ng tela tuwing gabi. Ang paglalagay kasi ng salamin sa isang maliit na kwarto ay may dalang mahika. Kaya nitong palakihin ang espasyo dahil sa refleksyon na binibigay nito. Pangpito, maglagay ng mga palamuti. Bukod pa sa mga nabanggit ko mga kapakpit, maaari ka rin maglagay ng mga palamuti sa iyong maliit na kwarto para swertihin ito. Halimbawa na lang sa palamuti na ito ay ang mga paintings o hindi naman kaya mga bagay na may espesyal na koneksyon sa iyo. Maaari ka rin maglagay ng mga family pictures at iba pa. Kung maliit ang kwarto mo, huwag kang mamroblema kapakbet. May solusyon dyan para maging maswerte at ito yung mga nabanggit ko. Wala namang masama kung susundin mo ang nasabi dahil ang layunin nito ay tulungan kayong palakihin ang isang maliit na kwarto. Tandaan na may epekto sa iyo kung ano ang lagay ng kwarto mo. Panatilihing maswerte ang kwarto para maging maswerte ka rin. Ano-ano pa ang ginagawa niyo mga kapakbet para magmukhang malaki ang kwarto niyo? I-comment na yan sa ibaba. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hindi-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood, mga kapakbet.